Ang pinakamalaki na yata is 130 hours, di ba? Mm. 130 hours of cleaning! Welcome to... Kain muna tayo, mga kababayan. Chinese food. Ayan. Libre lang to ng aming boss. Yahoo! Yan ang buhay namin dito. Buhay ng mga cleaners. Masarap ba yung pagkain, Michelle? Masarap. Masarap mo. Kain tayo. Kain tayo. Because it's lunch time. 12. Ay, hindi pala. 1 o'clock na pala. Last time pa lang po namin. Mm-hmm. At may lilinisan kaming move-out cleaning. Hindi pa namin alam kung ano naghihintay sa amin, kung malinis ba ito o sobrang dumi. Hindi pa rin namin alam kung ilang oras namin itong lilinisin. Anong gagawin natin? Aalamin pa natin or i-estimate pa namin. Pagpasok, surprise, surprise. Kung ilang oras. Kaya, ito. Grabe, hindi namin ito maubos. Sa sobrang dami. Kailangan namin magpalakas. Because you'll never know what's waiting for you. Pero dapat chinek muna natin eh, no? Bago tayo kumain. Doon pala sa mga nagtatanong. Kasi meron daw nalilito sa oras natin eh. Sabi, baka hindi kayo nakaka 8 hours dyan sa trabaho nyo. Hindi nga ba? Sobra pa. Oo. Sobra-sobra pa pag minsan. Minsan kulang, minsan sobra-sobra. Yun, tama. So, na, ang tawag dito? Nag... Balance. Yun, nagbabalanse din. Eto, ang lilinisan namin. Medyo madumi siya. Ito. Ayan. Madumi ba yung oven? Itong oven. Fridge. Kamusta naman? Madumi ba? Mm-hmm. Washroom. Tingnan natin yung washroom kung madumi. Ito. Washer dryer. Washroom. Tapos. Ha? I-video mo yung pad mo. Alin? Nang. May Christmas tree pa. Ito daw fan. Ay, oo nga. Ang dumi. Ayan, oh. Lilinisan din natin yan. Akyat tayo sa taas. Ito. Hagdan. Papakyat sa taas. Okay naman. Ito ang bintana. Lilinisan natin din. Ha? Oh, dali lang naman yan. So, tatanggalin natin to. Lilinisan yan. So, okay na. Napinturahan na nila yan. So, aabutin ito ng 15 hours ng paglilinis. So, yung 15 hours na yon divided by 3. So, ibig sabihin, tigpa 5 hours lang kami. Ayos na. Na-estimate na natin. Kukunin natin yung mga gamit. Pag-upos pa
minsan sa paglilinis ng mga move out, may iba-iba kang mararatnan eh. May mga madumi, meron din namang hindi masyadong madumi. Cleaning is full of surprises. You'll never know what you're gonna get. Ayan. Eto na naman tayo. Madali lang ba linisin to, Michelle? Madali lang naman, Kuya. Uy, ang dumi nitong bathtub nila. Yung bathtub ang medyo, ayan, no? Ano? Mm-mm. Pero itong ano naman is, ano, okay lang siya. Mm. Hindi kagaya ng ibang ano na madumi. Kaya medyo madali-dali na linisin. Iba-iba kasi, di ba? Oo, Kuya. May malinis, merong hindi masyadong malinis. Kasi kung minsan, meron din yung mga naglilinis na nagre-ren. Kasi yung mga iba naman, ayaw na nilang maglinis. Siguro hindi sila marunong. Kaya, mas marumi yung bahay. Pero pag kayong naglilinis sila, mas malinis pa dito sana, konti. Depende rin kasi talaga sa nakatira eh, di ba? Depende rin sa nakatira. May mga tenant na malinis sa bahay. Oo. May mga tenant naman na... Sobrang dumi ng bahay, mga hindi marunong maglinis. Ayun, kasi rental property kasi to eh. Oo. Kaya yung iba, wala na silang parang pakialam doon sa kanilang tinitirhan, doon sa kanilang inuupahan. Kasi inuupahan lang kasi. Kagaya sa atin na kahit inuupahan natin, syempre mas maganda pa rin yung tumira sa bahay kung malinis ang bahay, di ba? Mm-hmm. So, ayan. Okay. Let's get back to work. Ay, ako pala. Kasi sila nag-work na talaga eh. Tsaka yung paglilinis naman dito, toka-toka eh. Kanya-kanya. Kaya, nagkakaroon ka na ng kasanayan doon sa area nalilinisan mo. Ako, as usual, maglilinis muna tayo ng ito, ng bintana. After kong malinisan to, magbabacuum and then magmamap. And then yun lang. Ha, hindi pala yun lang. Lilinisan ko din yan. Yung ilaw, at saka yung kaninang fan, yung ceiling fan. And syempre, pagka maaga ako natapos, tutulungan ko sila doon sa iba pang mga gawain. Teamwork, sabi nga nila. Tapos ko na linisin itong isang set ng bintanang ito. Bali, tatlo kasi yung aking lilinisan na set ng ganitong klaseng bintana. So, yan yung isa. Ayan yung pangalawa. Dito yung pangatlo. Ay! Meron pa palang isa sa baba. At ito naman yung sliding door. Yan, nakikita nyo yung mga singit-singit na yan. Talagang ito, lilinisan pa rin talaga yan. Ito. Sprayan natin ito. Okay, nalinisan ko na yung mga bintana. Alisin naman natin ito. Mga cover. Yan o. Dumi kasi nito eh. Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 6 na covers. Babalik ko na itong mga cover. Dito sa tatlong paglalagyan mo, isa lang yung na-adjust dyan, no? Ito. Yan. So, pagbabalik, lalagay mo lang siya muna doon sa mga naka-fix. Tapos, hihilahin mo to. Dapat madali lang itong hilahin. Hindi ko mahila. Kasi kailangan maging maingat ka eh. Dahil ito, brittle ito. Pagka na-chip mo yan, wala na. Talit na, basag na. Yun. Ayos. Tapos, sisiguraduhin na talagang sealed siya at hindi siya malalaglag kasi delikado. Ito naman ang gagawin natin. Magdadas tayo ng mga ito. Yung matawag dito? Heater cover. Tapos na ako maglinis ng bintana, naglinis na rin tayo ng cover ng mga lights, nagdusting. Ngayon naman ay magbabacuum tayo and then magmamap at tapos na ako dito sa itaas. Sa ibaba naman tayo. Ano na? Kamusta na ang kusina natin? Okay lang. Wow! Ang linis na ng fridge, oh! Yan! Ayos! Tingnan natin yung oven niya. Ito yung oven na lilinisan niya. Binababaran pa yan muna ng off. Hindi off lotion, ha? Yung off na panglinis dito. Tapos itong loob. Yan. Ay, grabe! Ang dumi, oh! Buksan mo nga yung ilaw para makita. Yan. Grabe, ang dumi. Pero, binabaran na namin yan ng off. So, madali na yan mamaya linisin. Ito pala yun. Easy off. Heavy duty. Sur, ano to? Ay, French pala yan. Oven cleaner. Netoyan po. Le foie. Yun. Eh, no? Dali lang linisin, no? Once na mababaran mo na siya. So, ang ginagamit namin dyan ay used na mga sweeper na ganyan para diretso na sa basurahan. Tapon. Oo. Hindi pa pwedeng ang gamit mo dyan ay yung mga cloth. Kasi sayang. Pulido. Siyempre, tatapusin yan para pulido. Okay. Michelle, kamusta naman yung washer and dryer natin? Ito, hindi na masyadong madumi. Marami lang ano na iwang, anong tawag dito? Lint? Oo. Mga
sa pagda-dry eh hindi nila inaalis masyado. Pero okay naman siya. Delikado 'yan, fire hazard 'yan. Mm-mm. Maaring magkasunog dahil doon sa mga lint na nanggagaling. Ayun, ito 'yung mga lint, oh. Ayun. Hindi nila inaalis pagkatapos nilang mag-dryer ng mga damit nila. Mm-hmm. Kaya dapat laging tanggalin para iwas sunog. Galing 'yan dito. Doon. Ayos na. Gamitan ko pala na may brush. Ito na yung oven. Ay, ano to? Hindi na to matanggal? Ah, wala na to. Parang pintura to, oh. Ito na yung loob. Yan, malinis na. Ito na yung isang washroom sa baba. Tapos, yan, flooring. Okay na. Tapos na kami maglinis dito. So, ito yung klase ng cleaning na nakikita nyo sa job bank na ang nakalagay ay multiple locations. So, ibig sabihin, maraming location. Multiple eh. Hindi. Sa iba't ibang location ka naglilinis. Meron kasing cleaning na residential. Merong mga doon sa mga rental properties katulad nito na nilinisan namin, which is a move out cleaning. And pagka move out cleaning, may mga iba't ibang klaseng cleaning yan. So merong tinatawag na pre-clean, merong final clean, at merong touch up. Pero itong nilinisan namin ay anong tawag dito? Final cleaning na to, ano? Pre-clean ba yan? Hindi. So, wala nang pre-clean yan. Final clean na agad. Ang cleaning dyan is top to bottom cleaning. So, lahat ng mga sulok-sulok, lahat-lahat, lilinisin. Naglinis tayo ng kusina. Lahat na makikita mo sa kusina, like cupboards, fridge, countertops, yung oven, and then yung mga washrooms, tapos yung mga pintana, nilinisan ko, magva-vacuum ka, magma-mop, magtatanggal ka ng mga cover ng mga ilaw, as in lahat. Lahat lilinisan mo. Kaya umaabot pag minsan yung paglilinis ng ganyang klaseng move-out cleaning ng... Anong pinaka malaking oras dyan? Sa ganyang cleaning? 30 hours? Pero ito is 15 hours lang. So depende yan. Kasi i-estimate nyo nga eh. Pero dahil expert na kami. Expert na eh. Hindi, ibig sabihin, because of our experience, alam na namin kung ilang oras yung i-charge namin. At inaaprubahan naman yan ng mga property managers. So yun. Kaya, doon sa nagtatanong na nakaka 80 hours ba tayo sa isang cut-off. Ang isang cut-off po is 2 weeks. Or depende po sa inyong employer, meron din pong nagpapasahod every 15th and 30th. So, quincenas katapusan, ang sagot ay nakaka 80 hours ba tayo? Lampas. Yun. Pag minsan, lampas pa. Minsan, 120.
Ang pinakamalaki na yata is 130 hours, di ba? Mm. 130 hours of cleaning. Pero syempre, hindi lang yan dun sa move out. Combination na nga yan eh. Kasama dyan yung office cleaning na pupuntahan namin ngayon, afternoon yon. Tapos, yung residential, move out. Yan. Yan yung mga iba't ibang klaseng cleaning. At nag-uumpisa kami ng trabaho is iba-iba rin eh. Depende rin dun sa lilinisan namin eh. Minsan may mga move out cleaning na kailangan linisan mo ng maaga. But on a regular day, pumapasok kami ng 9:30. So almost 10 o'clock, mag-i-start ka na maglinis. Tapos hanggang gabi na yon, mga hanggang 9 o'clock. Kasi nga may opisina pa nalilinisan. So that's it, pansit. Yun lang. May gusto ka sabihin, Michelle? Wala, nasabi mo na lahat, kuya. Ayan, nakita nyo naman si Michelle. Laging masaya. Smiling face. Yan ang benefit ng pagiging cleaner. Ayan. Wala, masaya lang kami. Walang kapag-run. Yes. Parang si Michelle hindi napapagod, ano? Kasi nasa attitude ng tao yan eh. Pagka gusto mo ang iyong trabaho, syempre, masaya ka sa trabaho mo. Gusto mo eh. Always happy. Kailangan yan sa buhay. Kasi pagka hindi ka always happy, ibig sabihin, sad ka. Sige na.